Good morning mga rider, mga brother nating may rider. Ito naman papasok sa trabaho. Ikikwento ko lang sa inyo paano ako nag-rider 150. Hulugan pala to mga rider ang aking rider 150. Mababa lang naman ang monthly. Mga ka-rider, ang Wave 100 ko pala ay loaded na. O ibig sabihin kargado na. Intro muna tayo mga rider. Okay, umpisa natin mga ka-rider kung bakit ko binenta ang Wave 100 ko at nag-upgrade ako sa Rider 150. Yung Wave 100 ko pala mga ka-rider, naka-manual clutch na siya. 53mm na block, big valve, stage 2 cams. Naka-ignition coil na rin siya. 7400 Phyto. Naka-pin, naka-balance. Naka-carburetor na Temex 155. Daing pipe version 4. Screen type. Kaya din pala ako nagpalit mga ka-rider. Nag-upgrade sa Rider 150. Dati kasi pag nakakita ako ng Rider 150, gandang ganda na ako. Dati kasi pag nakakita ako ng Rider 150 nung Wave 100 pa ang motor ko, gustong gusto kong sibakin ng Rider 150, pero hindi talaga kaya. Alam nyo ba mga ka-rider, nang unang ilabas ko to sa kasang Rider 150, hindi ko pa alam yung paggamit ng gear. Kasi nga, 1 down, 5 up ang Rider 150. Kaya ang dati kong motor is Wave 100, puro down lang. Mula sa kasa hanggang sa bahay, naka first gear lang ako. Tapak ako ng tapak sa down. Sabi ko, naka second gear na ba? Bakit maingay pa rin ang makina? Ang masasabi ko pala sa Rider 150 na to brother is talaga namang napakalakas ng power. Pero nung una di ko pa siya maramdaman kasi ginagamay ko pa. Pero nung nagamay ko na, doon ko na binarurot. Sa kapag dating sa comfortability, medyo naging comfortable ako. Kasi dati mga ka-rider, ang gulong ng Wave 100 ko, ang harapan 4590. Ang likuran 6080. Pagdating naman dito sa Rider 150 ko mga ka-rider is 7090 ang harapan, 8090 ang likuran, which is mas malaki kaysa Wave 100. Kaya medyo bumabanking-banking kahit ng konti, good na good pa rin. Alam niyo ba mga ka-rider, hindi ako dati marunong gumamit ng clutch. Nung pinalagyan ko ng clutch ang Wave 100 ko dati, simula sa mekaniko ko sa Malagasang hanggang sa bahay, puro namamatay na ako lagi. Hanggang may uwi ko, puro patay. Kasi nga, di pa tayo masyado marunong sa clutch. Hanggang nasanay na lang mga ka-rider. Pagdating naman mga ka-rider sa top speed nitong Rider 150 ko, hindi ko pa siya naisasagad eh. Hanggang 120 lang ako rito sa rider ko. Pero sa susunod na vlog ko, subukan nating i-top speed. Tips ko na rin mga ka-rider. Kung baguhan pa lang sa inyong Rider 150 at dating hindi kayo naka-disc brake, medyo hinahinay lang mga ka-rider. Kasi ang nangyari sa akin, nung nag-ship ako sa Rider 150,
kapag mga bigla ang preno, nag-i-skid yung hulihan ko. Kasi nga, malakas ang tapak ng foot brake ko. Hanggang masanay na lang mga kabrider. Tapos ang malakas na ginagamit kong pang preno, mahina sa paa, malakas sa harapan. The best yun na combination mga kabrider. Mabalik pala tayo mga kabrider sa Wave 100 ko dati. Ang nakabili nito, katrabaho ko rin. Naibenta ko pa siya ng 19k. Mabalik tayo mga kabrider sa Rider 150 ko. Kapag Rider Carb, di katulad kasi ng Rider 150 Fi, naka LED na yung headlight nya. Ito naman sa Rider 150 ko mga kabrider, para sa akin lang ah, medyo malabo yung ilaw nya na stock. Kaya nung pagkabili na pagkabili ko mga kabrider, kahit na mawala yung warranty, pero hindi naman mawala yung warranty mga kabrider. Depende pa rin yan sa mekaniko mo mga kabrider. Kasi yung sa akin, hindi niya pinutol yung mga wire ng mga kabrider yung wire ng head ko. Kaya kung ibabalik sa kasa, ganun pa rin. Stuck pa rin. Nga pala mga kabrider, ang dati kong motor ay hindi naman talaga pula. Kulay orange. Yung unang motor ko, Rider 150 din. Ang problema, nung nakapark sa trabaho namin, yung truck namin, walang kalso o bumigay yung kalso. Ngayon, inararo yung mga motor namin. Yung sa akin yung maluba. Ngayon, binayaran ako ng kumpanya, dinown ko ulit, panibagong rider. Ito ngayon mga kabrider, yung rider ko, kulay red. Ma-share ko na rin mga kabrider, ang kinuwaan ko ng motor is mura talaga doon mga kabrider. Nag-down ako ng 20k, which is yung binayad sa akin ng kumpanya sa dati kong motor. Dinown ko sa kinuwaan ko. Bali ang monthly ko ngayon is 36. Pag hindi na updated, may rebate na 300. Kasi unang nag-canvas ako sa Wiltech mga kabrider, sa motor trade. Medyo mahal talaga kaysa ibang kasa. Tapos dito ako mga kabrider napunta sa Strong Motor Syndrome. Morja dyan mga kabrider. Maiba tayo mga kabrider. Sabi nila itong Rider 150 hindi daw comfortability pag sa mga long ride. Sasabi ko naman mga kabrider, depende pa rin yun sa gumagamit mga kabrider. Kasi nga daw nakaklutch. Ang sa akin lang mga kabrider, tips ko na rin, kapag long ride mga kabrider, huwag kayo mag-i-stay sa clutch. Parang gawin nyo lang automatic yung rider ninyo mga kabrider kapag open yung daan. Kapag, para hindi nakangalay mga kabrider. Kasi ang motor ko mga kabrider, long ride na rin to, tested na rin. Umuwi ako ng Bicol, solo ride sa Catanduanes mga kabrider. Stretch yun mga kabrider. 24 hours na biyahe. Kain, gas lang ang pahinga mga kabrider. Pagdating naman mga kabrider sa seat position, sabi nila nakangalay daw sa balikat. Sa akin naman mga kabrider, hindi naman ako nangalay. Siguro sanayan lang yun mga kabrider. O kaya kung talagang mahal mang rider at manual clutch lever ka, so okay yun mga kabrider. So paano mga kabrider, wala na akong maisip na wala na akong masabi. Dito na lang muna tayo mga kabrider. Share ko lang yung para sa akin mga kabrider. Sana ay magustuhan nyo. Rarat-rat lang ako. Ride safe mga kabrider.
Peace.